Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas sa disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagdiliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab."
Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagdiliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Narinig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papuputihin kita sa Paraon upang ilabas sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan." Sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos sama, pagkat ipinayam niya, hari siya ng mga ba. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa kanilang lahat. At welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Alam ko na ang karamihan sa inyo ay mga first time o palagian na bumibisita dito sa parokya at Pambansang Dambana.
At ang bawat isa sa inyo ay may daladalang panalangin, mga intensyon na idinudulog kay Santo Padre Pio na sa pamamagitan niya ay maaaring tinggin ang ating mga panalangin at gayon din yung mga taong ipinagkatiwala ang kanilang mga panalangin na dalahin dito at ipagdasal sila. Kaya naman yung ating po mga kapatid na hindi walang kakayanan na makasama natin sa banal na pagdiriwang na ito, lalo na yung mga nanonood no sa Facebook no at mga nasa ibang bansa, mga kababayan natin no na nakatutok din. So kasama din natin sila, lalo na yung mga may sakit. So kasama natin sa ating mga panalangin at ang kanilang intensyon ay isasama din natin sa ating pagdarasal at pagdiriwang ng banal na misa. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, lalo sa ating ebanghelyo, meron ako isang naalaalang kwento tungkol sa isang lalaki na napakaseryoso niya, no? Na kilalanin ang Diyos. Kaya alam niyo yung ginagawa niya, dahil gustong-gusto niya na makilala ang Diyos, mahilig siya na magbasa. At napakarami ng libro ang binasa niya tungkol sa Diyos. At anumang libro o babasahin na may nauukol sa Diyos ay kanyang binabasa at pinapag-aralan. Araw-gabi yan, araw-araw ng kanyang buhay. Ganon ang kanyang ginagawa bukod pa no sa pagsesearch sa internet, pag-google at kung ano-ano pa. Subalit, nagtataka itong lalaking ito kung bakit sa dami-dami ng kanyang mga binasa tungkol sa Diyos, pakiwari niya sa kanyang sarili ay lalong lumalapit o lalong lumalayo ang kanyang sarili sa Diyos. At lalong hindi niya nakikita o nararamdaman sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, na lumalapit siya sa Diyos. Kaya labis-labis ang kanyang pagtataka, bakit ganun? Ang dami niya nang nabasa, ang dami na niyang alam, napakarunong na niya, pero kulang. Kaya naman ang ginawa niya, hindi siya nasiyahan, eh humanap siya na isang taong napakarunong, a wise man, at humingi siya ng kaliwanagan tungkol dito. Subalit, ano ang sinabi sa kanya nung wise man? Alam mo, iho, yung iyong napakahirap, no? Na mga ginagawa tungkol sa pagbabasa, pag-aaral, pag-search tungkol sa Diyos ay napakasimple lamang. Ang tangi mong magagawa habang may natututunan ka tungkol sa Diyos ay napakasimple. At yun ay magpakumbaba. To be humble. At kinakailangan mo lamang na may sa puso ang lahat ng iyong mga nalalaman at hindi puro sa ulo lamang nakaimbak yung mga natutunan mo, yung mga kaalaman mo. Sapagkat yung nandito sa utak mo, ibaba mo dito sa iyong puso. So my dear friends, kayo ba? Gusto niyo bang malaman kung paano gumagalaw ang Diyos sa inyong mga buhay? Nararamdaman niyo ba ang pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay? Alam niyo ba, yung
secret word na maaring minsan kulang sa isang tao. Sa English, ang word na ito ay humility. Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba na tulad ng isang bata, a childlike humility. Hindi po yung mag-isip bata o mag-asal bata. Katulad ng isang bata. At ito yung dahilan, no? The more childlike you become sa harapan ng Diyos, katulad ng pagiging innocence, yung trust, yung transparency o transparency, the more na binubuksan mo ang iyong sarili sa maraming grasya at biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo. Yun ang maraming kulang sa atin, ang magpakumbaba. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ano ba sa palagay nyo yung mga kilos at galawan ng ating Panginoong Jesus kapag siya ay nagdarasal? Dito sa ebanghelyo ni San Mateo, matatagpuan na natin yung second recorded na pananalangin ng Diyos o ni Jesus. Pangalawa, doon sa kanyang itinuro na role model ng panalangin, which is the Our Father, sa mga disciples, ano, sa Mount Sermon. Ito yun, binabanggit dito, kung paano magdasal ang ating Panginoon. Si Jesus ay laging nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi siya nagyayabang o hindi nagiging hambog sa harapan ng Diyos. Hindi siya nagmamalaki o itinataas ang sarili. Jesus remains sa pagiging humble. Kaya, my dear friends, tayo din po ay inaanyayahan ng ating Diyos na laging magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon, anuman ang estado o kalagayan ng ating buhay. Kahit maging abogado ka man, maging doktor, teacher, mayaman, may kaya sa buhay, makapangyarihan. Kapag tayo'y dumudulog at nananalangin, nagdarasal, kalakip doon palagi ay ating pagpakumbaba. Pagpapakumbaba sa lahat ng oras. Yun, mga kapatid, ang tunay na sikreto para sa ating lahat. Upang sa ganoon, makilala natin ang Diyos sa buhay natin sa araw-araw. Alam nyo, nakakalungkot, no? Marami sa atin may kakayanang tumulong. Marami sa atin ang may kakayanang magbigay. Material man, oras man, minsan sinasabi pa natin, ipagdarasal kita. Pupunta ako kay Padre Pio sa shrine. Isasama kita sa aking mga panalangin. Pero pag humaharap na tayo sa Diyos, nagdarasal na tayo, wari yung ating mga ipinapangako sa ibang tao, sa ating kapwa, nalilimutan na natin. At ang nangyayari, nakatutok na lang yung ating panalangin sa ating mga sarili. Nakakalimutan na nating idulog ang mga panalangin ipinagkatiwala sa atin ng ibang tao. Inuuna na lang palagi natin yung ating mga sarili. At pag tayo nakikipag-usap sa Diyos, meron pa tayong yabang na kaysa tayo tumulong naman, na kaysa nagbigay naman tayo ng donasyon, na sana kapag nagbigay ako nito, Lord, may matanggap din ako
Ano yun? Vending machine si Lord? Kapag naghulog ka, nagbigay ka na yung panalangin, makukuha mo kaagad? No. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos, ang magbigay sa atin ng oras at panahon para maipagkaloob yung ating mga dinarasal. Magiging madali para sa atin na matanggap ang mga biyaya at grasyang ito kung kapag humaharap tayo sa Diyos at nananalangin, ay buong pakumbaba tayo na nagdarasal sa harap niya. Kaya my dear brothers and sisters, inaanyayahan tayong maging childlike, not childish. Hayaan nyo na yung inner child nyo ang siyang lumabas. Makikita nyo, araw-araw ng inyong buhay, ito ay magiging mas magaan, magiging mas kasiyasya, at higit sa lahat, may kapayapaan kayo na mararanasan. Yan ang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Be childlike. Huwag mag-isip bata. Laging may pakumbabaan. Be humble enough sa lahat ng idinudulog at natatanggap natin mula sa Kanya. Amen. Para sa mga maghuhulog, maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay ng ito, mga biyayang namula sa pagpapala mo. Tinibig mo ngayon nananali, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat
ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili po tayo nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa Hiniling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumunod, manatili po tayong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Panginoon. Narito ako. Sagawan second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Aminoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat.
Padre Pio taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasin Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasig makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at baspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtim, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali ang lahat para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na magbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay isinasagawa na natin pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan sa ng mga bisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansanan Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad, ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita ang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anin, sa darating na Webes, July 20, ay magkakaroon ng pagsasama-sama dito sa atin ang mga bumubuo ng mga Dambana at Basilika sa Archdiocese ng Lipa. Kaugnay nito ay ikapito ng umaga at ikalima lamang ang hapon ang mga misa sa araw na iyon. Sa darating na ika-23 ng buwan ay araw ng papapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalin. Mangyari pong pakihawakan o itaas ang inyong mga pabibindisyon ng rosaryo, mga imahen at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin tulad ng rosaryo, imahen, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang hapon po sa nilang lahat at mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Salamat po. Ayo at libaya kanyang pagkalingataba isa buhay pag-ibig at katarungan tanda ng kanyang kaharian.